So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Ayan, welcome ulit sa panibagong video and for today's video. So ano tayo, magpo-phone comparison tayo ng mga mabebenta rin na iPhone sa Green Hills. So ang topic natin for today is the iPhone 11 Pro versus the iPhone 12 Pro. Ano kaya perfect na pwede natin ma-purchase ngayon 2024? Lalo na, mura na lang po ang mga pre-love nito sa Green Hills. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So ang topic natin for today is yung iPhone 11 Pro and 12 Pro. So sila po yung mga maliliit na versions ng mga iPhone Pro ng mga iPhone Pro series ng 11 at 12. So maganda sila i-compare dahil ito nga yung successor versus predecessor. At napakamura na lang po ng dalawang smartphone na to today. At syempre, saan ba ba tayo muna bibili ng mga legit iPhones? Wala na iba kundi sa mga nirecommend natin shop. Unang-una kay Ate Mayet sa CMB Gadgets at pangalawa kay Ate Annette sa ZMB Cellphone Accessories. At yung mga shops po nila ay nasa description box. I-check nyo na lang po kung interested kayo mag-purchase ng mga iPhones. So yun nga, next naman dito tayo sa presyo ng iPhone 11 Pro at 12 Pro ngayon sa Philippines. Sa Greenies to be specific. Number, unang-una sa 11 Pro. 11 Pro na-release siya noong year 2019. Na merong ano yan, ang SRP niya nasa super expensive 60 to 70k nung lumabas yan dito sa Philippines noong year 2019. Pero ngayon mga ka-J-Vlog, ang pre-lab na 64GB makakuha na lang kanya for as low as 15,000 pesos. Yung 64 icing nag-range sa 15 to 16. Tapos yung 256 nag-range sa 18 to 19,000. Basta ganon, 11 Pro 64 and 256 nag-range sa 15 to 19,000 pesos. Tapos yung iPhone 12 Pro nag-range na lang yan mga ka-J-Vlog sa 21 to 22,000 for the 128GB, 23 to 25,000 for the 256GB. So kung mapapansin nyo, the iPhone 11 Pro ay wala pong 128GB. Ang pinaka-minimum po niyan is 64GB. Kaya sa mga naghanap ng 128 na 11 Pro, wala pong ganyan. And sa 11 Pro Max, meron lang pong 128GB sa lobas doon sa base model which is the iPhone 11. Tapos, syempre, next year, buti na lang, inilimit na nilang 64GB. 64GB sa big no-no na yan. So, wala nang 64GB. Sa mga Pro Series, ang pinakamaliit na lang is 128GB, which is 12 Pro, and 256GB, and 512. So, yun, mga ka-J-Vlog, kung makikita nyo, kung ibibase natin to sa mga pinakamurang variant, 64 ng 11 Pro is 15, tapos 128 ng 12 Pro is 21. So, parang naglalaro lang sa 6,000 pesos ang kanilang price difference, kumbaga sa mga base model nila at tapos mas mataas pa ang 12 Pro. Kaya marami talagang nahihirapan mag-decide, ano ba, mag-11 Pro ba ako na mas mura or 12 Pro na ako, mag-go na ako dyan. So, syempre, dito sa ating phone review or dito sa ating phone comparison, tutulungan ko kayo mag-decide kung ano ba ang perfect i-purchase ngayon 2024. Kung i-compare naman natin ng 256GB sa pinakamahalang 11 Pro, which is 18,000 to 19, tapos yung 256 ng 12 Pro is 24 to 25. So, mag-arrange din sa 6,000 pesos talaga ang price difference nila. Ang una natin tatakil, ano ba ang pinagkaiba or advantage? Siyempre, advantage talaga ng 12 Pro kasi siya yung successor. At marami rin pong nangyaring redesign dito sa 12 Pro compared sa 11 Pro. Kaya ito rin yung maraming naging buying decision ko before. Kasi dati naka 11 Pro Max, tapos nag-transition din ako sa 12 Pro Max. Dahil sa mga magagandang reasons din. So dito sa 11 Pro and 12 Pro, unang-unang makikita nyo dito is the complete redesign ng 12 Pro na box type stainless steel design na ang iPhone 12 Pro compared doon sa 11 Pro na curve siya. Diba? So, yung curve kasi na yun mga ka-J-Vlog, ano yun eh, sa mga old school na yun na iPhone, nagsimula yun sa iPhone 6, yung curve edge or yung curve frame. Nakakatuwa na binalik nila sa square or box type ang kanilang design kasi nauna nating na nakuha or nakita yung box type sa iPhone 4 series. Na sobrang gusto ko yung design na yun mga ka-J-Vlog, even the iPhone 5 and 5S. Nalungkot lang ako na ginawa nilang curve yan doon sa iPhone 6. Pero nakakatuwa na binalik na nila yan tapos pinaganda nila yung frame kasi syempre sa mga old school ay aluminum, ngayon po ay stainless steel. So yan yung isang magandang reason kung bakit maganda mag-upgrade sa 12 Pro is box type and stainless steel design. Sa likod, makikita rin natin may difference when it comes sa camera. Nagkaroon na po ng additional sensor, ang 12 Pro which is the LiDAR scanner
I know yung LiDAR scanner hindi siya malaking help sa iba or hindi siya ano, hindi siya, I know yung LiDAR scanner sa iba hindi siya big help or hindi siya very useful sa iba. Pero kasi sa ibang consumers, malaking epekto yan dahil for example yung mga nagti-3D design. Kasi doon nakakatulong yung LiDAR scanner. So, ayun, at least meron tayo isang magandang feature which is a LiDAR scanner sa iPhone 12 Pro. Siyempre, 5G. Ito rin yung habol ng mga ibang consumers sa 12 Pro at kung bakit nagtatransition na lang sila sa 12 Pro instead sa 11 series sa connectivity. 5G connectivity na po ang 12 Pro which is ano yan. Yan na talaga ang magiging connectivity natin in the future. I think ngayon na rin. Mas, pero ano pa rin, pantay pa rin sila sa mga ibang areas. Pero when it comes sa Metro Manila, dominant na ang 5G. Pero sa mga ibang province, syempre mas dominant pa rin ang 4G. Kaya marami pa rin, ano, very satisfied pa rin sa 4G connectivity instead sa 5G. Ako, to be honest, mga ka-J-Vlog, lalo pag nasa province ako, mas piniprefer ko yung 4G signal. Kasi pag nasa 5G ako, depende na lang talaga sa area kung saan yung supported ng 5G. For example, nasa province ako noon, naka-5G. Ang bahagal ng 5G. Kaya ginagawa ko, nagtatransition ako sa mas mabilis na connectivity doon sa province na yun, which is 4G. So, marami pa rin talaga masasanay sa 4G. Kaya marami pa rin makakabili or makakagusto sa 11 Pro unang-una. Eh, of course, sa price, mas malayo siya compared sa 12 Pro. Next advantage ng 12 Pro is of course ano, sa screen. Kasi dito sa screen ng 11 Pro tsaka ng 12 Pro, magkaiba na sila. Mas dito rin po nagsimula yung mas bigger screen kasi sa 11 Pro is 5.8 inches compared sa 12 Pro na 6.1 inches. Dito po sa generation na to, nagkaroon po ng leap when it comes sa screen size dahil yun nga sa Pro Max, sa 11 Pro Max, 6.5. Sa 12 Pro Max, is 6.7 inches. Kaya marami rin ano, nagka-interest sa 12 Pro or sa 12 Pro Max dahil of course, unang-una rin sa bigger screen size. Next, sa chipset. Apple A13 Bionic chip versus the Apple A14 Bionic chip. When it comes sa software update, ano na, si 11 Pro parang nasa second bottom list na siya. Kaya for me, medyo 50-50 na siya when it comes sa iOS 19 and iOS 20. Pero si 12 Pro Matic, matagal pa yan masosupport mga J-Vlog. Kaya yun din yung isang magiging magandang buying decision nyo when it comes dito sa dalawang devices na to. Mas matagal pong masosupport ng iOS update pa ang iPhone 12 Pro compared sa 12 Pro. Si 12 Pro kasi nasa ano na, alanganing stage na siya when it comes sa OS update. Pero hindi naman basta ba, pero hindi naman meaning na hindi na nasosupport ng update ay useless na po yung device. Tandaan nyo, kung for example, hanggang iOS 19 na lang ang 11 Pro, or iOS 18, eh matagal nyo pa rin po magiging, ano yan, magiging smartphone or matagal pa rin magiging relevant sa market yan. Take for example, the iPhone 7 Plus or the iPhone 6S. Hanggang iOS 15 na lang sila. I think na support, last supported niyan is, ano ba, year 2021? Year 2021 po last na nagkaroon ng OS update ang iPhone 6S and 7 Plus. Pero hanggang ngayon mga ka-J-Vlog 2024 and even 2025 is very useful pa rin yung mga devices na yan. Kaya Matic, matagal pa po magiging relevant din ng 11 Pro. Ang pinaka magiging problem nyo lang talaga sa mga older generation ng iPhone is of course the battery. Matic mga ka-J-Vlog, nagde-degrade ang mga battery. Kaya pag mabilis na malobat or meron ng problem, palitan nyo lang ng battery. As long as dun sa pagpapalitan nyo ng battery or sa repair, eh maganda naman po yung pinalit na battery. All goods yan. Na take for example yung ginawa ko dun sa iPhone 7 Plus ko. Ngayong 2024 ko lang siya pinalitan. Original battery, I think yung battery health nasa 70% battery health or 69. Ano, sobrang talaga naglolo ko. Pag plinag nyo, Google, 20% agad na babawas, biglang nagiging 49% and even nag-sluggish na yung performance. That's the time or that's the sign that you can change the battery. So, nung pinalitan natin, syempre, naganap tayo ng mga matitinong repairman at maganda yung battery na nilagay nila. So, very, ano lang naman, mura lang naman yung pagpalit ng battery. And, gumanda ulit ang performance sa 7 Plus para ulit siyang, ano, when it comes sa battery, performance, parang experience mo ng brand new, 100% ulit, matagal ulit siya malobat, at hindi siya, ano, hindi siya sluggish performance. So, yun, don't worry when it comes sa battery, talagang normal po talagang napapalitan yan or mabilis malobat pag luma. Palitan nyo na lang at maging ano na lang kayo, maging observant na lang kayo sa magiging pag-repair. Kasi
ako, nandami ko na na-experience na pina-repair ko, na palpak. Yung 6S Plus ko noon, ito, share ko lang to. Hindi to sa Green Hills, ha? Specific, hindi po to sa Green Hills. Sa ibang lugar ko to pina-repair. Ay, hindi pa ako nag-Green Hills noon before. 6S Plus ko, pina-repair ko. Tapos, yung pina-repair ko na sa Green Hills, nakita nila, yung battery, nilagyan lang ng scotch tape. Kasi usually, di ba, mga paste-paste yun or glue para madikit. No, sa pina-repair ko before sa ibang lugar, nilagyan lang ng scotch tape. So, talagang maging ano kayo, maging observant din kayo sa pagre-repair or paghahanap ng repairman. Sa Green Hills, mga J-Vlog, ang dami pong legit na mga technician or mga repairman dyan. Doon ko po pinagoy 7 Plus ko at all goods yun. Don't worry. Magkakaroon lang kayo ng mga problems talaga sa mga older gen sa battery. Kaya don't worry, palitan nyo na lang pag naglolo ko na. So yon chipset or the OS update. Mas panalo po ang 12 Pro o mas ipiprefer ko ang iPhone 12 Pro. So yun lang mga ka-J-Vlog, so far I think yung mga advantages ng successor na iPhone 12 Pro versus the predecessor na iPhone 11 Pro. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating phone comparison between sa mga napakalupit na iPhones, the iPhone 11 Pro versus the iPhone 12 Pro. So ito ang pinaka main na question. Lods, ano ba? Mag-12 Pro ba ako or mag-iPhone 11 Pro? Kung ako tatanungin at kung bibili na ako ngayon, I'll go for the 12 Pro. Unang-unang advantage dyan is of course the connectivity. Let's face it, magiging dominant na in few years talaga sa buong Philippines ang 5G. Kaya for me, 5G is good to go sa 12 Pro. Pangalawa, complete redesign. The box type, mas okay siya. Box type stainless steel, mas prefer ko yan. Bigger screen, 6.1 inches. Faster chipset and longer software update. So yon, kung 6,000 peso naman ang price difference, for me, go na kayo sa 12 Pro. Mag-ipon na lang kayo konti. Mas magiging sulit pa yung pera nyo mga J-Vlog kung mag-12 Pro kayo. Pero kung ang budget nyo talaga, meron kasi mga specific consumers na ang budget talaga nila is hindi na lumalagpas sa 15K. At tinatanong, Lods, okay ba to? Bibili ako ng 11 Pro na 15K lang, 64 gigabytes, okay ba to? Depende mga J-Vlog, kung talagang yan ang magiging main phone nyo, 64GB is a big no-no. Yung presyo lang naman ng 64256 ng 11 Pro, konti lang naman, few thousand ng pesos. I think nasa 2 to 3,000 pesos. So, kung ganun din lang naman, mag-11 Pro kayo, go for the 256. Kung hardcore ano kayo user kayo or hardcore multimedia user kayo, 256 talaga is a good deal kasi wala pong 128GB sa 11 Pro. Pero talaga kung hindi na kaya ng budget, 64GB lang, meron pa rin naman pong alternative way para po ma-expand yung storage nyo. Unang-una, cloud storage. iCloud cloud storage, very affordable lang naman yung subscription nila. For 50 pesos a month, magkakaroon na kayo ng additional 50 gigabytes of storage via iCloud. So yon, kung puno na yung 64 gigabytes nyo, lagay nyo lang sa iCloud yung mga photos, files nyo, at magkakaroon na kayo ng extra space. So yun mga J-Vlog, marami rin namang ways. And I hope nakatulong po itong phone comparison natin sa inyo kung nagde-decide kayo between the iPhone 11 Pro and the iPhone 12 Pro.